Sa kabila ng kahilingan ng ina ni June Gutierrez o King Badger, natigilan na nila ang pagbalandra sa social media sa problema nilang mag-asawa at mag-usap na lang sila in private, ay di pa rin maiwasan ni June na idaan na lang sa SOCMED ang panawagan nito sa kanyang asawa na si Jelay Andres. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw siya kinakausap ni Jelay. Matatandaang galit na galit si Jelay nang matuklasan nito ang mga panluloko ni June. Paulit-ulit na lang daw siyang niluloko nito. Sa comment section ni June na in-upload noon lang May 3 ay makikita ang pinned comment ni June. Panawagan ito para sa kanyang asawa na si Jelay. Mensahe ni June, "Mommy Jelay, can we talk? In person if pwede. Ayoko na dito tayo sa social media or sa internet nagbabangayan. Oo, mali ako at nagkamali ako ng malala sa'yo. Inaamin ko na naman eh. Pero gusto ko kasi malaman ano ba ang talagang gusto mong mangyari sa atin, sa marriage natin. I have said sa last vlog ko na if you want to go through marriage counseling, then I would gladly do it with you. Then if pag-desisyon mo naman na mag-annul, then wala naman din ako magagawa doon. So ano ba talaga ang gusto mong mangyari? You can message me para makapag-usap naman tayo." Nitong mga nakalipas na linggo ay sunod-sunod ang mga naging patatsada ni Jelay kay June. At base sa tono ng mga tweets nito ay malabong magkakaayos sila ng asawa niya anytime soon. Narito ang ilang mga tweets ni Jelay. "Sorry my loves, I'm not a sweet cupcake anymore. Di na pwede di lumaban sa mga devil na mali. Nakakasakit. Sila pa matapang at post ng post. Wait, hintayin mo. Galit na galit na mga ate ko. Pinipigilan ko lang na dinamay mo pa last time pamilya kong inaruga, minahal at hinuring ka ng family. Ganyan talaga ang true friend. Sobrang blessed ako, may Mary ako sa life ko, nalalaban para sa akin. Baka kung wala si Mary, di ko na kinaya. Baka wala na ako dito dahil sa kasadlakan na pinaglagyan niyo sa akin. Unlike friends mo, nakasama mo lang sa kababuyan at pantatrader sa akin. We love you, Mary." "Galit na galit ka agad. Nag-practice lang naman kami kung magsusumbong sa'yo. Wala ilang minuto, bigla ka naging Hulk Hogan. Superhero talaga. Pag ako nasasaktan, okay lang. Sobrang pagdurusa pa dahil sa inyo. Pagkabit mo na hurt, magwawala ka. Huwag si Mary tirahin mo. Diretso ka sa akin. Obvious na obvious kung ba't ka nagkaganyan. Bigla ka nabuhayan. Hinihintay namin to eh pag kumuda ka ng ganyan. Ibig sabihin nagsumbong si Kabit. Eto na nga. Why kuda ng kuda kuya? Tapos binlock mo si Mary awit. Duwag. Bakit ka ba ganyan? Ayaw mo may kadamay ako pag winawasak mo ko? Hurt ba Kabit mo? Kasi pinagtatanggol ako ng friend ko? Lalo ka nagiging masamang tao niyan. Sige, i-comfort mo na lang si Betka na nagsumbong sa'yo. Kung ba't ka nagkakaganyan? Wawa naman siya eh. Kayong mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba dapat bigyan pa ni Jelay ng pagkakataon si June na magpaliwanag? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!